Naaalala nyo ba nung isang buwan lang na flag ng COA ang paggamit ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa budget nito noong 2021? Pero ngayong budget season na naman, eto may ilalaan na namang pondo para sa notorious task force na ito. Sa unang tingin, mukhang bababa raw ang budget ng NTF-ELCAC from 17.1 billion pesos to only 10 billion pesos. Wait a minute. Sa pag-aaral ng Makabayan Black, sa totoo lang daw, ang sinasabi ng DBM na 10 billion pesos ng NTF-ELCAC sa 2023 ay para pa lang daw sa Barangay Development Program o yung kontrobersyal na programa na nagsisilbing parang award sa mga so-called cleared na barangays na, well, ayon sa human rights group, actually militarized at nagiging pugad ng human rights violations. Pero remember, may 12 clusters at napakaraming ahensya na bahagi ng NTF-ELCAC. At bawat agency na yan, may budget ah. So ayon sa mga mambabatas, kailangang suyurin ng bongga ang proposed 2023 national budget para makita kung magkano raw ang total funds ng NTF-ELCAC. You almost got away with it, you sneaky... Aba, galawang hidden pork barrel ah. Sa DILG pa lang daw kasi, may nakasubi ng 1 billion plus pesos ang NTF-ELCAC. And the category is Hidden Mickey este Hidden Budget. Pero ang sure ha, sa 2023, at least 11 billion pesos ang sure funds na agad ng NTF-ELCAC. Buti sana kung direktang batayang serbisyo ang pinaglalagakan sa budget ng NTF-ELCAC. Pero sa true lang, more budget na naman para sa red tagging at iba pang panggigipit sa mga legitimate critics ng pamahalaan. Alam nyo bang, sa halagang 11 billion pesos pa lang, makapagpapagawa na sana tayo ng higit 4,000 classroom, mapapasweldo ang higit 30,000 teachers ng isang taon, at makapagbibigay ng COVID-19 risk allowance para sa higit 1,000,000 high-risk healthcare workers. Priorities nga naman. Ayan na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings.